Makalipas ang 7 taon, binawi na ng Department of Labor and Employment ang deployment ban ng Filipino household service workers sa United Arab Emirates. Matapos magkasundo ang dalawang gobyerno sa pagpapatupad ng mas malinaw na garantiya para sa proteksyon ng mga Filipino kasambahay. Alang una, Rodi, mula noong 2014 ay sinuspend natin. Nagkaroon ng desisyon na isuspend ang deployment ng mga household service workers sa bansang UAE. At ang dahilan nito ay wala tayong existing bilateral labor agreement with UAE because of their refusal to accept the terms that our government wanted to have. And that is na yung kanilang agreement tungkol sa ating mga overseas workers, lalong-lalong na sa mga HHW, ay dapat lagdaan ng 4 na personality. Sa kanila, 2 lang. Ang gusto na pipirma doon sa kontrata ay yung employer at saka yung HHW natin. Sa atin naman, kailangan 4 ang lalagda. Meaning, kasama dapat dyan yung Foreign Recruitment Agency at saka yung Philippine Recruitment Agency. Para sa kung merong mga pag-violate at pagka mga maltreatment ng ating mga OFW, ay mananagot hindi lamang yung employer, kundi yung Foreign Recruitment Agency at saka yung Philippine Recruitment Agency. Binalikan pa ni Bello ang isa sa mga nakagawian noon na sa mga illegal recruitment agency dumadaan ang mga Pilipino na nais mamasukan sa UAE bilang kasambahay. Ngunit sa bagong kasunduan, mismo ang gobyerno na ng UAE ang nangako na hindi mapapalitan ng working visa ang tourist visa ng isang Pilipino na pumasok sa kanilang bansa. Meron kasing ginagawa nung araw na yung ating mga kababayan hindi dumadaan sa regular process of deployment, hindi wala silang agency o meron mang agency, mga karamihan dyan, mga illegal recruitment agency, wala silang papeles na nanggaling sa POEA, pumupunta sila doon bilang turista. So they have a tourist visa. Pagdating doon, kino-convert nila yung visa nila from that of a tourist visa at magiging working visa. Kaya napakaraming mga Pilipino doon na hindi mga OFW duly documented o hindi sila member ng OWA. So yun, ang isa rin natugunan na from now on, nangangako sila na kapag yung isang worker ay pumasok doon bilang turista, hindi nila papalitan yung visa nila from that of a tourist visa to a working visa without the approval of our labor attaché. Sa 2 araw na joint committee meeting sa pamumuno ni Labor Undersecretary Claro Arellano sa Panig ng Pilipinas at Undersecretary Saif Ahmed Al-Suwaidi ng Ministry of Human Resources and Emeritization ng UAE, na plantsa na ang mga gusot ukol sa dapat na magiging laman ng kontrata ng Filipino kasambahay. Yung kontrata ay kailangan nandun maliwanag na yung passport ng OFW, yung HSW, ay hindi kinukuha ng employer. Dapat nasa posesyon ng ating mga OFW. Pangalawa, yung paborito natin lahat, yung ating cellphone, dapat din hawak ng HSW o OFW. Pangatlo, kailangan sila ang magluto ng pagkain nila. Sila mamili kung anong gusto nila pagkain. Pangapat, kailangan meron silang tinatawag na working hours and sleeping hours. Dapat 12 hours ang sleeping time nila. Kailangan nandun sa pasunduan. And then of course, nandyan din yung kailangan din meron silang break. Once a week, meron silang free time with pay. Yun. Sa kaysa pa, yung kumisa kasi nangyayari, yung ating mga workers, meron silang employer. Yung employer, biglang nag-ibang isip, nililipas yung mga employer. Kumisa, binibenta. Hindi pwede mangyari yun
without the consent of the worker and without the approval ng ating polo, yung Philippine Overseas Labor Office. Yan ang mga provision na gusto ng ating Pangulo para matiyak natin ang welfare and protection of our workers. Kapag hindi nakapaloob ang mga nabanggit na provision sa tinatawag na Standard Employment Contract, hindi mag-i-issue ng sertifikasyon ang Philippine Overseas Employment Administration para makapagtrabaho sa UAE ang isang Filipino. Sa katapusan ng kasalukuyang buwan ay magsisimula muli ang deployment ng mga Filipino sa UAE na nais magtrabaho bilang household service workers. Bago ipinatupad ang deployment ban noong 2014, higit 32,000 ang Filipino household service workers sa UAE at ayon kay Bello, dahil sa bagong kasunduan, maaring hindi bababa sa 100,000 sa ating mga kababayan ang mamamasukan sa UAE. John Escocio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.